BNL760. Paano maging owner operator dito sa Canada? Step by step. BNL. So the BNL, yeah. See the difference. Oh, yeah, it's bigger. Kaibigan, nandito na tayo sa Volvo. Wow. This guy, sir, it comes with the APU. Ayan mga kaibigan, magandang hapon. Muli sila kay ito. Kasama natin si Mrs. Yan si ang driver natin. Una sa lahat mga kaibigan, gusto ko munang humingi ng dispensa sa mga taga Ontario. Nung huli kong post dun sa aking community, which is nagsabi ako na pupunta ako ng Ontario, pumunta nga ako, pero hindi ako nagtagal. Ang nangyari, nakapag-deliver ako ng umaga, and then sa hapon, may reload din ako agad. At yung reload kong yon galing sa Ontario ay dadaling ko sa Regina. Ngayon, natapos yung aking driving time, eksaktong-eksaktong andito ako sa Manitoba. Bali ang ginawa ko, yung truck at saka trailer ko, dinala ko ngayon doon sa aming yard at doon ko na ipinarada at mamaya saan na tayo? Diretso lang. Diretso lang. Oh, tapos kumaliwa ka diyan. Ayun nga mga kaibigan, no? Gusto kong humingi na dispensa kasi hindi ako nakapagtagal. Marami sa mga kasamahan natin dyan na nag-message sa akin sa inbox ko, nagsasabi na gusto magpag-meet kay Lakay. Humingi ako ng dispensa sa inyo mga kaibigan. Hayaan nyo sa susunod nating pagpunta ng Ontario, baka mas mahaba pa yung oras ko at makapagkita po tayo. Hindi naman lingit sa kaalaman ng iba, no, na si Lakay nga ay nagbabalak na rin maging owner operator. Kaya naman mga kaibigan, samahan nyo kami ni Mrs. magtingin ng truck. Bali dun sa previous na mga video ko, which is alam ko na hindi nasagot yung mga gusto nyong itanong doon. Iko-content natin ngayon o paano maging owner operator dito sa Canada, step by step. Bali mga kaibigan, ang unang step na gagawin natin or gagawin namin ni Mrs. Diretso lang han. Sasabihin ko sa iyo. Ay titingin muna tayo ng mga truck. Kung ano yung truck na gusto natin. Ang una natin titignan is sa Volvo. Yon, punta muna tayo sa Volvo. At isa pa na gusto kong sabihin sa lahat ng mga kaibigan, pinausap ako kanina ng head safety namin at sinasabi nga nila na pinagbabawal nga yung pagbablog namin na nakikita yung pangalan ng company, which is karapanan nila yon kasi company nga nila yon, policy nila yon, susunod tayo. Kaya malamang sa mga susunod kong mga video baka hindi nyo na makita yung company name ko yon. Ayun, nandito tayo ngayon sa Volvo. Pupunta natin, titignan natin yung... Ito ba yung Kinor? Oo, doon pa sa Manduranan. Titignan natin yung truck ng Volvo. Ayun. Step by step lang mga kaibigan. Una, magsa-shopping tayo ng truck. Window shopping muna. Silip-silipin natin yung mga truck, aspects niya, para malaman natin. Yun. Diretso lang? Oo. Tanong muna natin yan. At isa pa sa gusto kong ihingi ng paumanhin, yung aking mga video, hindi ko masyadong nai-edit the way na pag-edit ko sa mga video kong dati na linalagyan ko ng mga sound FX at saka yung mga konting pang paganda sa panonood kasi busy-busy ako mga kaibigan. Pero yung content natin dito lang, okay dyan na lang. Pero sana itong content natin ito ay kahit walang mga kunting palamuti sa panonood natin ay makatulong. Kasi ito number one to eh. Yun. Dito lang ako. Sumama ka sa akin. Ano na ako? Pasok muna kami sa loob. Ayun mga kaibigan, nandito na tayo sa Volvo. Yan, nakita nyo naman yung mga Volvo dyan na mga sign nila. Mga truck nila. Yan. Naantay lang natin yung sales representative.
yun, na magsiservice sa atin para malaman natin, mga kaibigan. Yun yung sinasabi mo, mababa? Yun ang ano niya. Yeah, thank you. B&R 7. See shorter hood. See how short the hood is here? Oh, that's actually only the thing. It's a shorter hood. Shorter hood, shorter turning radius. So if you look at it compared to the B&L. So the B&L, yeah. See the difference. Oh, yeah, it's a bigger one, yeah? That's the B&L 86. That's too that's long. That's the biggest we sell. That's 229 inch wheelbase alloy. Yeah, and this one is the B&R. B&R 7. 640. I just wanna look inside. Wow, Han, halika. Is it in the other side? Is open? I can open it. Can you please open for my wife? Thank you. Di, puso ko dun sa loob. Oh, what to? Yeah. What's in the tuba, after all? Yeah, it's a 61 inch mid-roof. Yeah? What's in that tuba, yeah? Right? This is gonna be the only ones that we're gonna be able to get in that price range, probably. You know, if they're tapping out at that. So is this guy is Halikahan, come. Is this guy is it just comes again, the ice here is very, very bad. Thank you. Is this guy, sir, it comes with the APU? What is included with this guy? We don't sell any of our trucks with APUs. You can have them mounted, you gotta pick one you want and install. They generally cost you in that $17,000 range, I'm guessing at that. Oh, okay. Oh, maliit na. Oh, this one is a little small, yeah. Good news. Para sa the second bunk, yeah, right there is a little small. But wasn't too bad, this guy. No, this is B&R. There's another one, the one is B&L. Yeah, all the other trucks you look at here, are 98% of them are B&L. So, yeah. Kaya mga kaibigan, ito ang B&R nila, 7640. Nakita nyo naman ang loob niya. Titingin muna tayo sa B&L. Which is yun yung mga standard na ginagamit natin sa torque. Ayan mga kaibigan, ito naman titignan natin is mas malaki. B&L 760. Hindi ba ata to? Ha, hindi yan? Yan. Tignan natin sa loob, which is ito yung talaga yung drill drive ko sa torque, no? Yan. Kasi yun kanina, yung nakita natin, yung kanyang bunk bed is maliit. Yan, nakita mo. Han, pasok ka. Yun. Ito yung kanyang kontrolan dito sa bank. O, walang inverter to, yun ang sabi niya eh. Which is, ito talaga yung bulbo. Ganito talaga ang bulbo. Well, kung sa Peterbilt, mas malaki kasi Peterbilt eh. Yun. Yun ba to? Ako naman ang accessories niyan. Yan yung bank, no? Oo. Ito may saksakan siya. Ha? Ang fridge niya is parehas lang din, Han. Oo. Oh, ganito rin lang naman eh. And then yung kanyang mga ito, traction, mga kung ano-ano man na accessories niya dyan sa ano, at saka kontrolan ng truck. Yun. Tignan ko dito sa ilalim. Yun. Wala pa nga talaga siyang inverter. Ano, inverter. Kung saan, yung inverter na yon is gagamitin yon kung gusto mong magluto, may rice cooker ka. Yun, pardon yung inverter na yon mga kaibigan. Yun. Yan. Nakita natin ang load ng B&L. Ang B&L na to is 455 horsepower mga kaibigan. At ang gear ratio niya is 2.47 direct drive. Compare doon sa kabila, halos wala rin pinag-iba.
Ang pinag-iba lang is yung kanyang ano, yung mid-roof. Yung taas lang ng kanyang roof. Yun. Sarado mo. Oo. Ilak mo rin yun, Han. Ganun mo. Tapos ilain mo. Oo. Ilain mo. O yun, nakalak na yan. Ayan. Hindi, buto natin. Hindi, magbukas sa kabila. Hindi. Oo. Yun. Gandahan lang kasi sa Volvo, mga kaibigan, is lead yan. Ganda rin ng design ng kanyang ano, fog light. Oh, VNL 760. Ado natin. Para kasi lang masabi. Sarado mo? Oo. Sarado mo. Lain mo na. Sarado mo. Teka, huwag mo yung iwanan. Oo, hindi kita iwanan. Dito ka muna. Oo. Ayaw magsusi eh. Ang kanyang, ano, differential, laki oh. Ha? Ayaw magsusi. Magsususi yan, hindi lang naipasok. Oo. Oh. Iba mang susi dyan? Ito pa rin. Bakit ganyan? Baliktad? Yan. Ayun mga kaibigan, no? Galing tayo dun sa loob ng opisina nung sales, which is, yun nga, yung parang napupusuan ko, which is yun nga yung aking green drive noong mga kapanahunan pang Volvo yung green drive ko sa torque. Ang presyo nung tractor na yon is nandito nakalagay $179,868. Yan, include na yung cab heater at saka inverter. So, sabihin na lang natin nasa $180,000. Binigyan nila kami ng computation, which is yun nga yung pag-uusapan muna namin ni Mrs. kung kaya nga sa budget. Kasi ang Volvo basically is talagang Volvo is Volvo. Yun yung sinasabi ng karamihan. Kaya medyo may kamahalan. Si Mrs., ang ano ni Mrs., try muna namin sa ibang dealers at saka ibang klase ng truck. Kaya stay tuned lang kayo mga kaibigan, kasi itong adventure nating ito ay step by step ito. Mahirap kung paano mag-design. Tayo. Oo, oh, mahirap mag-design. Kain mo tayo ng saging. Ayan, si Mami, kakain mo ng saging. Mahirap mag-design. Kaya yan. Ayan mga kaibigan, bali ang susunod natin pupuntahan is try natin puntahan ng Freightliner. Baka sakaling mayroon silang available na unit doon na maaari natin tignan. At malaman natin ang ratio. Comparison lang. Kasi para sa akin naman, tulad nga nung previously na sinabi ko sa inyo, it's not about the truck. It's about the driver behind the wheel. Kasi lahat ng mga truck, Volvo, Peterbilt, Freightliner, Western Star, Mack, ano bang klaseng truck ang nandyan sa karsada, ay nandyan sa karsada lahat. Nakikita natin, tumatakbo naman. Diba? Kaya wala yan kung ano yung mas maganda o mas na klase ng truck. Basically, sa atin bilang driver, kung paano tayo mag-alaga ng sarili nating truck. Or hindi man na sarili nating truck, kundi truck man yan ng company or truck mo. Either way, ganun ang sumatotal nun. Bali, nasa atin bilang truck driver. Yan. Kaya punta mo na tayo din yan. Kaya punta? Ikaw na. Ayaw, sige. Lakay Pinoy Tracker.